slicein natin ng pa-slide na ganyan. Yun, tingnan mo yung ano oh, yung maling. Maling oh. Ito na mga ka-wonders, ito ng ating special embutido. Yung bacon. Tapos yung bacon yun, bits and pieces of bacon, yung fat ng bacon, nandito. Mm. Mm. Nasaan tayo na may sausaw. Sinausaw-saw natin siya sa ketchup. At pwede niyong gawing negosyo ito. May wala mga kaigalaan! Kami ang Wondering Kusina. Ako si Chokoy. Ako si Mark. Mga ka-wonders, ibang recipe na naman ang ihahatid namin sa inyo. Alam na alam niyo to kasi palagi ito na sa piyesta at minsan binibili na natin. Oo, di ba? Tama ba? Oo, binibili na natin. So ang lulutuin natin mga ka-wonders is special embutido. Special embutido? Kasi meron tayong lalagay na special ingredients. Oo. Kakaiba daw. So, alamin natin kung anong kakaiba nito sa embutido natin. At kung bago kayo sa Wondering Cuisine, please don't forget to subscribe to Wondering Cuisine and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. At nagustuhan yung background namin. Gawa ni Chef Mark yan. So, ito yung process ng ating special embutido. So, mga wonders, yung una natin gagawin, pag sasama-samahin lang natin ating lahat ng mga ingredients, yun ang una yung ating pork giniling. Ito is 1 kilo. Ilagay lang natin sa medyo malaking lalagyan para magkasya lahat yung ating mga ingredients. So, kaya naging special to mga wonders, lalagyan natin siya ng bacon na chop. Yan, chinyap ko lang yung bacon natin. So, para meron siyang lasang ano, smoky flavor. Smoky bacon kasi nalagyan natin. Yes. Then, lagay lang natin yung mga ingredients natin. May carrots tayo. Yung ating bell pepper. Chopped din. Yes, chopped na kanya. And then yung ating sibuyas. Like onion. Then yung ating garlic. Half lang yung garlic natin lalagay. Ilang piraso, isang buong bulb? Tatlo yan. Tatlong bulbs ng garlic. Tapos yung pickle relish natin. Yung ito. Sweet pickle relish mga ka-wonders. Raisins. Yan, so nandito na lahat yung mga ingredients natin. Ngayon, haluhin natin siya ng mabuti. Lagyan muna natin ng black pepper, 2 teaspoons. And salt, lagyan muna natin siya ng 1 tablespoon. So 1 tablespoon muna yung lagay natin nasin kasi yung bacon natin medyo maalat yun. So timplahan natin mamaya. I-check natin mamaya. So yan mga wonders, na halo na natin siya. Ngayon gagawa muna tayo ng ating yung pagpakapit niyan para mag-combine sa lahat. Meron tayong limang itlog dito. Magbibiyak lang tayo ng limang itlog dito. Separate ko lang kasi medyo matagal na, more than one week na itong itlog natin, baka sira. So isa-isayin natin para malaman natin baka may gulo. Then gagamit tayo ng evaporated milk. So half lang itong lata na to. Yan ang ml ba to. So isang lata is 385 ml. So half lang nito. Yan. So yaluin muna natin. Then gagamit tayo ng breadcrumbs. Ito yung gagamitin natin pampakapit. Pampakapit at pampamois. So lagyan natin ng 1 cup. So around 1 cup yung linagay natin. Almost 1 cup. So dagdagan natin para 1 cup. So 1 cup na yung linagay natin. Lagyan natin ng konti pa, hindi pa siya half. Tapos siya. So now ihalo na natin dito sa ating mixture. Kita din ha? Yan, haluin natin. So mga wonders, para malaman natin kung tama na yung timpla ng ating mixture, so magpiprito lang tayo ng konti dito sa ating pan kasi hindi natin ito matitikman ng hilaw. So ito yung pinakamadaling way para matansya natin kung ano yung lasa ng ating mixture. At dadagdagan na lang natin ng timpla kung
pagkatapos sa pulot. Mali lang tayo dito ng konti. So right mga ka-wonders, chine-check din ni Chef Mark yung consistency ng mixture. Kasi ito, we will also find out kung ano, kung saan ko na ba yung pagkakumpul-kumpul niya. So I think kulang pa siya ng breadcrumbs. So nagdagan natin ng breadcrumbs later. Tignan muna natin yung lasa. So papasin ko si Imbutido pa rin. Kapag okay na siya. Yung lasa. Lamig na. So dadagdagan na lang natin siya ng breadcrumbs para mag ano siya mag-form yung mixture natin. Para ma-absorb niya yung ano niya yung basa o yung moist. So ayan mga wonders, ganitong texture yung gusto nating ma-achieve dito sa ating mixture. So now, ready na ito na ilagay natin sa foil para ma-roll natin. Ma-roll na natin siya. So now mga wonders, babalutin na natin yung ating mixture. So one more thing na naging special to para sa episode na ito, lalagyan natin siya ng maling sa loob. Imbis na hotdog or something na itlog yung ilalagay natin. So isang putahe lang o isang ingredients lang ilalagay natin, which is the maling. So kuha lang tayo ng 1 cup dito sa ating mixture para pare-parehas yung laki niya. Ito lang natin dito. Tapos hihilang lang natin ganyan. Laparin lang natin yung ating mixture dito sa foil natin para mag-roll siya. Then lagyan natin ng maling. Then i-roll lang natin sa ganyan. Then pisilin lang natin sa kabilang dulo para mag-compact siya sa loob dito sa gitna. Then dahan-dahan lang natin siyang i-roll. So ito na yung ating special imbutido. Asang application sa butter? Wala, nakalimot ka. Sige na, balik ka sa Facebook. So now, ito na yung ating special imbutido. So, gawin lang natin ng ganito yung ating mixture hanggang maubos siya. So, nakalimutan ko siyang lagyan ng butter kanina yung ating foil. So, para hindi siya dumikit yung ano natin, yung mixture natin pag tinanggal natin mamaya. Kailangan natin siyang pahiran ng butter. O kung wala kayong butter, pwedeng mantika. Yan, ganyan lang. Then, 1 cup ng ating mixture. So, first time kong gumawa nito ng imbutido. Nagagal ko nang gustong gumawa ng imbutido, pero walang malaking steamer, kaya hindi ako nakagawa. So ayan mga wonders, nakagawa tayo ng 11 na ganito. So ngayon i-steam na natin siya. So ilagay muna natin siya sa ating steamer. Medyo nag-iba-iba yung size niya. Yan, so ilagay na natin sa steamer mga wonders ng 45 minutes to 1 hour na pagpa-steam. So yan mga wonders, make sure na kumukulong muna yung water natin bago natin ilagay yung mga ano natin, yung mga embutido. I-steam lang natin ng 45 minutes to 1 hour. So yan mga wonders, after 1 hour, eto na yung ating embutido. Ayan, na-steam na siya. Ganyan na yan na siya yung ano, ganyan na yung itsura niya. So now, titignan natin yung loob niya. Kung nag-form ba siya o hindi. Ayan yung sa kabila. Luto na rin yan. So palamigin lang natin yan. Patayin na natin yung kalan. So dito mga wonders, meron na tayong kinuwang medyo ano na siya, malamig na. Kasi didikit to pag binuksan natin siya ng mainit. Didikit pa siya sa foil. So make sure na malamig na siya pag inopen nyo siya. Ayun oh, ang bango.
Imbutido yung ano niya, yung amoy. Napaka ano ng amoy niya. Parang piyesta. So, yan na siya mga Kwanders. Then dito may pinalamig na tayo na imbutido kanina. Binuksan na natin siya. So, medyo malamig-lamig na tong konti. So, tingnan natin yung nasa loob niya. Kung anong itsura. Slicein natin ng pa-slide na ganyan. Yun, tingnan mo yung ano oh, yung maling oh. So pwede natin tong i-prito mga Wonders, pwede rin natin tong kainin ng ganito na siya. So depende sa inyo kung gusto niyo pang prituhin or kakainin na siya ng steam. So kami, hindi na namin siya piprituhin, kakainin na natin siya ng ganito. Ito na mga ka-wonders, ito ng ating special imbutido. Ang difference lang ng imbutido nito mga ka-wonders, walang hotdog at saka walang itlog. Meron siyang itlog, yung sinama natin kanina, pero wala siyang boiled egg. Yun yung binder natin. Wala siyang boiled egg. So, titikman na natin. Exciting! O, tignan nyo yung ano, yung ham or maling sa gitna. Ayan o. Nag-form siya. So, maganda yung pagkano niya. Yes. Pagka-combine. So, tikman natin. Nagahakan ko yung raisins, number one. Yung mother. Nakagarto siya. Yung bacon. Tapos yung bacon yun. Bits and pieces of bacon. Yung fat ng bacon. Nandito. Tapos, yung nagbibigay sa kanina tamis, yun lang yung raisins. Tapos, yung breadcrumbs, which binds everything else. Tsaka, of course, yung baboy. Yung karne. Ang sarap. Kahit walang sausawan. No? Kahit walang sausawan, masarap siya. Pero, imbutido cannot be imbutido. Imbutibot. Kung walang ketchup. Ketchup. Imbutido pa rin siya, pero nasanay tayo na may sausawan. Sinausawsaw natin siya sa ketchup. So ito, ketchup. Yan. Sarap siya. Namang tama yung timpla. Sakto na. Sakto-sakto yung timpla niya. Kasi meron siyang umami taste na yung siguro, yung sigurong ano, bacon. Yung bacon? No? Oo. Itong klaseng bacon na ginamit natin is smoked bacon, tapos hindi siya matamis. Tapos marami siyang fat. Mga ka-wonders, so ito na. Napakasimple. At pwede niyong gawing negosyo ito. If you like this recipe mga ka-wonders, please don't forget to click that like button and then comment down below kung ano ang masasabi niyo sa recipe na ito. And then share niyo na rin yung video na ito para mas maraming makakaalam. Kakaibang imbutido. Special imbutido. That's right. And if you're new to Wondering Cucina's YouTube channel, please don't forget to subscribe to Wondering Cucina and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. Meron din tayong social media account. Meron tayong Facebook, Instagram, and TikTok. Mga ka-wonders, hindi na kami magtatagal para maluto ninyo na itong recipe nito. Kami ang Wondering Cucina. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Kami ay magsasabing stay cool, stay safe, stay blessed, and peace. Dito na salamat!